Good afternoon. So I'm on my way to Makati right now. Papunta ako ng Century Mall to buy a laptop. Nag-check kasi ako sa iba't ibang mga malls sa Makati, like sa Greenbelt, Glorieta, pero wala silang available na MacBook Air na color gold doon. So sa Century Mall lang ako nakapag-reserve and I'm actually so excited kasi first time kong bumili ng sarili kong laptop. Reward ko siya for myself for being a hardworking businesswoman. Yes, ayun. So on the way ako ngayon, super excited talaga ako kasi matagal ko nang plan bumili pero ngayon lang ako nagkaroon ng time para makabili. Later, magdo-document ako, magvi-video ako sa kung anong mangyayari pagkuha natin nung laptop. Kasi, hi guys! So, we're here at Century Mall. Lalakad na papunta na beyond the box. Si Kuya Leo nga palang nag-unbox guys para sa atin. Buti may unit kayo. May dumating ma'am kasi hindi ko nakaragad na. So last week. Wow. Then 2 meters. Thank you. Set up na ako. Oo, sige. Bili na natin siya and na-try ko na siya actually. Na-try ko na siya for Zoom kanina. So, well, the reason why I bought one, kasi I was using previously yung MacBook Air 2017. Pero that's my brother's laptop kasi. Pero since hindi niya ginagamit, so hiniram ko sa kanya. But kailangan niya yung laptop, so I have to buy my own. And kasi kailangan ko din naman siya for my business. I'm really an Apple fan. Like last year, I bought iPhone 11 Pro at saka iPad Pro. I actually made a poll sa Facebook ko and sa Instagram ko asking you guys kung ano yung mas gusto nyong i-purchase ko. Is it the MacBook Pro or the MacBook Air? There's a slight difference naman in terms of the MacBook Pro kasi mas convenient siya for those people na talagang heavy duty gamitin yung laptop, like gaming, editing, ganyan. And then compared with MacBook Air, from the word itself na Air, diba? So mas lightweight siya. And for ano naman siya, for light na, alam niyo naman, na mga tasks lang, like siguro you're a student or you're doing business, so mostly more on browsing lang naman or documents lang.
or Zoom meetings. I decided to buy the MacBook Air 2020, which is M1 na. And at the same time, I like the color. So, wala kasing ibang colors sa MacBook Pro other than the space gray and the silver. So, sa MacBook Air, meron silang gold, which is actually not gold. It looks like a rose gold. So, yun yung nagustuhan ko. It's retail price is 56,990, pero kapag kinash mo siya, like literal na cash yung ibigay mo, less 5% siya. Kapag naman debit card yung gagamitin mo, less 3%. So kanina nag-cash ako, lumalabas na parang 54,000 plus na lang siya. So mas mura siya, and for me okay na din naman. Again, good investment siya. Halos ka-price lang niya yung mga iPhone and kailangan ko naman din talaga yung laptop. I'm just so happy that I purchased it. And yun, share ko na sa inyo guys kung ano yung itsura niya. Although nagamit ko na siya, in-unboxing na siya ni Kuya kanina kasi kailangan kong i-check everything about it. Pero i-share ko sa inyo what I think about this product. Here's the box guys. Sa side, makikita mo yung MacBook Air. And then, ayan. Actually, na-open na to kanina. Pero I'm just going to show to you the box. And tinanggal ko na sa loob yung laptop. Luha ko, it's 8GB. Unified memory, 256GB SSD. It's 13-inch MacBook Air with Apple M1 chip. Kasi we still have the Intel Core sa mga previous na MacBook na ni-release nila. Pero yung mga bago na nila is already M1. So, make sure yung mga laptops nyo, if you're going to buy a MacBook Air or MacBook Pro, is already M1. Here's the accessory. So, nandito yung ating USB-C charger. Ito yung charger natin. And then, ito yung cord niya. Ito yung kasama niya. Ayan. So, this is the cord. And then, just some guide here sa loob. So, alam niyo naman usually kung ano yung mga laman niya. May mga instructions and stuff. At saka, wait! So, we have here an Apple logo sticker na rose gold din siya. And then, ito, kung ano-ano ba. Hindi ko naman ito masyado tinitingnan. Siguro mamaya babasahin ko siya. May mga certain instructions ba dito. So, yan siya. This is it, guys. The MacBook Air 13-inch gold. Hindi masyado halata yung pagkaka-gold niya, no? Although, in person, it looks like bronze or parang rose gold siya. Yan, and when we open this one, guys, napalitan ko na yung kanyang wallpaper. So, ganyan yung itsura niya, guys. And then, this is the keyboard, which is, grabe guys, sobrang convenient and ganda niya gamitin. Touch ID na din siya dito. So, yan, nag-a-unlock na siya. Yan, pinalitan ko na yung screen niya. And then, may mga inayos na din ako dito. So, may mga dinownload na akong apps like Zoom, things like that. Pero, yan, ito yung itsura niya, guys. And I really like it. I like the how it looks like. Ayan, sobrang sleek niya, guys. Nandito yung speaker. Yan, magkabilang side. And then, kasi ang ganda lang talaga ng itsura niya. You know what? Mas malinaw pa rin yung MacBook Air 2017 na camera compared with this one. Blurry pa siya. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. I'm really not satisfied with the camera. Like, yung camera talaga yung downside nito. So, if you want, you can have a webcam na lang. Sa side niya, as you can see here, yan, Type-C siya. So, hindi siya yung typical na pwede mong saksakan ng USB port. So, kakailanganin mo pa ng USB-C hub. Medyo hassle siya on that part. Pero wala eh, wala tayong magagawa doon. Yan lang siya guys. Ganyan yung itsura niya. I really like it. When it comes to accessories naman, kaka-order ko lang sa Shopee ng mga accessories. What a clear case, USB-C hub, at saka other accessories. So, siguro gagawa na ako ng other videos for that. And other things that you're gonna be needing, especially if you're going to set up your work area. So far, so good siya for me. Like, kanina ginamit ko na siya and maganda naman talaga siya gamitin. And mabilis, sobrang mabilis yung processor niya. Again, if you're going to check it out and if you are looking it in the mall. So, ako binili ko siya sa Century Mall that's in Makati. The shop is
beyond the box. Check mo na lang din yung serial code niya para you can make sure that it's a legit MacBook. Kasi, syempre, sayang naman kapag hindi siya legit. Pero, yun lang. I hope this video helps for all of you guys. Thank you so much for watching. Bye!